Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang aking reading para sa mga Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Check your natal chart kung hindi ka makaka-resonate sa mga sasabihin ko. Pero kung makaka-resonate ka, kunin mo yung mga messages dahil pwedeng makatulong ito sa'yo. So, start na po natin ang reading. Again, this is for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pwede po magkapalit-palit ang roles dito ha. So, kung ikaw ay cross-watcher, pwedeng ikaw to at hindi si Leo. And pwede rin namang ito yung person mo, Leo. Okay, so start na natin. What do we have here for Leo, Sun, Moon? Hindi ko po ito kukunin. What do we have here for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? We have here 10 of Swords. I-ano ko lang po, focus, okay? Main energy, okay? So, the main energy here is the 10 of Swords, 8 of Swords, and 6 of Swords. Kukuha naman ako dito para sa deck na ito. What do we have here for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? By the way, sorry pala kung nawiwiggle yung camera. Nadadali ko po yung pinaka-holder niya, ibig sabihin. So, what do we have here for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? 2 more cards, please. Okay, I'll take this. We have here forgiveness, rest, and relaxation. Ayusin ko lang, guys. Ay, sorry. This will go in the middle. Choose love, spend quality time together. Ah. For some of you, by the way, wag kayong wag yung pansinin yung mga zodiac sign na sasabihin ko. Kasi pwedeng yun yung kakonect nyo, pwede rin namang hindi. So, kung ano lang yung mag-resonate, this is general love reading. Kasi pwedeng yung ibang zodiac sign lang sa natal chart ng person mo yung nakuha natin. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi na para sa iyo to kung nakaka-relate ka naman. So, you could be dealing with the Gemini, Libra, Aquarius. Kukuha naman ako ulit ng cards para sa clarification ng mga cards na nasa taas. Please do like and subscribe to our channel, guys. Malaking support na po iyon para sa akin. And we have here King of Wands, 2 of Wands, 7 of Pentacles. Seven of Wands, Seven of Swords, and one more card, please. For Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. We have here Page of Wands. So, you could be dealing with an Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so yun po yung mga lumabas. And also, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. For what I can feel here with the 10 of Swords, I feel like yung person mo actually for now, nakikita ko na hanggang ngayon, naghihintay siya eh. Or waiting, or not waiting. Pwedeng hindi siya makagawa ng movement, pero gusto niyang, pwedeng naghihintay. Kasi hindi siya makagawa ng movement dito eh. Ang nakikita ko dito, may nagiging balakid, may nagiging sagabal. For some of you, pwedeng ikaw to, na ikaw tong hindi nagbibigay sa kanya ng movement, or parang, para hindi siya makakonect sa'yo. It feels like, ikaw itong lumalayo, or, pag lumalapit itong person mo, kumbaga, there's this feeling na parang ikaw tong lumalaban, or yun nga, nakikipaglaban or umaaway dito sa person mo. Why? For some of you, pwedeng ang naging problem is with regards to money, pero pwede rin namang hindi. Pwedeng, with the 2 of Wands, I can feel like pwedeng may other person involved dito. Pwedeng hindi kayo, kumbaga, pwedeng may isa pa.
And with the forgiveness here, I can feel like yung person mo, gusto niyang humingi ng kapatawaran sa mga ginawa niya sa'yo. Pwede nga may naging kasalanan siyang malaki. And with the rest and relaxation, I can feel like, you know, yung person mo actually, for what I can feel here, there's obsession. So may mga times na kahit ayaw kanyang isipin, talagang parang ginugulo siya ng konsensya niya. So kung ano man yung ginawa niya sa yung malaki, for some of you, pwede talagang pinagtaguan ka nito ng money matter, ganun. Pero pwede rin namang hindi. Pero for what I can see here, yun nga, malaki yung nagawa niyang kasalanan. And it feels like gusto niyang humingi ng kapatawaran, or kung humihingi siya ng kapatawaran, maaaring ikaw to na hindi mo siya mapatawad. For some of you, maaaring nagbigay ka ng malaki dito. Pwedeng yun nga, finances, pwede rin namang emotion na ipinakita mo sa kanya. Kaya lang, you know, marami ka ring nalaman. We just spend quality time together. I feel like your person really likes to have this time with you, na makausap ka, na masabi niya sa'yo yung mga dapat niyang sabihin, and also para masabi mo rin yung mga gusto mong sabihin sa kanya. Kung hindi man ito closure, for what I can see here, maaaring I can feel like yung person mo kasi parang there's this longing. So there's this feeling na parang for some of you wants another chance. Okay, pero pwede rin namang hindi, kasi for what I can see here, gusto niya lang talaga makipag-usap. Gusto niya nang gusto niyang makapahinga na yung kanyang konsensya, dahil maaaring ngayon ay binabagabag siya ng konsensya niya. With the Two of Wands, I can feel like iniisip niya or pinaplano niya kung paano gagawa ng movement or kung paano makikipag-reach out sa'yo. Dahil with the Seven of Wands right here, for some of you, pwedeng nasa malayo ka, or dati this is your live-in partner and your choice is to move out or umalis ka na sa poder or ito, sa sitwasyon nyo. That's why parang medyo nahihirapan siyang i-reach out ka. For some of you, pwedeng binlock mo itong taong to. Or yun nga, you travel, umalis ka, and you're now moving on. Napakasakit para sa iyo, lalo na kung may mga words ka pang gustong sabihin na hindi nasabi sa kanya. And for some of you, pinapakita mong okay ka, pero deep inside you know you're not. Or maaaring you know, there are times na binabalik-balikan mo pa rin or naaalala mo pa rin itong person na to. But with the Seven of Wands, I can feel like for some of you, pwedeng yung emotion is that, you know, parang hatred, okay? Sobrang galit and sobrang panghihinayang. Okay. So, let's get more cards. Wait lang, guys. Okay? Ayusin ko lang yung cam. Okay? So, kukuha na po ako ng mga cards para sa next row. What do we have here for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? For what I can feel here, pwedeng yung person mo is masyado kasing ma-pride or mataas yung ego. Maaaring kung hindi, humihingi siya ng kapatawaran, pero maaaring hindi niya sinasabi. Medyo parang gusto niya sa'yo manggaling. Diba? Medyo mataas yung ego niya. So, there's this feeling na parang kung merong mga words na kailangan sabihin dito, eh hindi para sa kanya magsimula. Kasi nakikita ko, kumbaga close lang siya. Kumbaga close lang yung kanyang emotion. Ay, not emotion. Yun nga, yung words niya, yung mouth niya. Gusto niyang sabihin lahat yun nasa utak niya lang. At saka parang wala talaga siyang planong sabihin or mag-say sorry. Pero para dun sa iba, pwedeng nasabi na yung sorry, kaya hindi na, sinasabing hindi na inaano. Kumbaga, hindi na sinasabi pa. Pero for some of you, pwedeng nasabi na, kaya lang, yun nga, hindi mo tinatanggap. Okay? Wait lang, guys. Okay. For what I can feel here, pwedeng ang naging scenario sa inyo is that pwedeng malayo itong person mo. And then while he or she is away, ay dun niya nahanap itong third party relationship right here with the Two of Swords. So pwedeng nagkaroon ng decision dito na malaki, whether
ikaw, or kung may anak kayo, yung anak nyo, whether your family or yung third party involved niya. Pero for what I can see here, maaaring yung other person ang pinili at hindi yung pamilya mo or hindi itong mga bata kung may mga children involved dito. And with the Queen of Pentacles, maaaring for some of you, sumama sa matanda or mas may edad sa iyo or mas may edad sa kanya. For what I can see here, pwedeng kasi nakikita niya yung stability or yung money involved doon. Okay? Pwedeng ganun yung naging scenario. Pero pwede rin namang hindi. Kunin mo lang kung saan ka makaka-resonate. Okay. Okay, I will take this too. Okay, para sa'yo, for some of you, you're already committed na sa ibang tao. Or meron na nagpaparamdam na bago sa'yo dito. Maybe through chat, through... pwedeng old friend. Or pwede rin namang bago. For some of you, pwedeng ibang lahi ang nagpaparamdam sa'yo ng bagong emotion ngayon. And pwedeng yun nga, may mas kaya siya. And I can feel like for you, para sa'yo, tapos na ang lahat with the death card right here. Maaaring kasi masyado ka nasaktan ng todo. Kumbaga, yung emotion mo is like, I don't know, wala ka nang pakialam. Parang gano'n, I don't know to you. Bala ka kasi ako magkoconcentrate na ako sa sarili ko. Parang pinuputol ko na kung ano yang yung meron tayo. Kung meron mang tayong connection, eh kukunti na lang yun. Eh yun ay dahil para sa mga anak na lang. For some of you. Pero for some of you, pwedeng totally close na dahil hindi mo na wini-welcome itong taong to sa'yo. For what I can see here, there's a lot of, I mean not a lot, may konting pagbabago na nakikita ko dito. Okay? May konting pagbabago. Konti lang, hindi sobrang laki. And for what I can see here, I would like to get one more card. Let's take a look kung saan yung pagbabago na ito. Tungkol saan yung pagbabago na yan? Okay. Finances with the Nine of Pentacles right here. Could be dealing with the Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. And for what I can see here, talagang maaaring nga ito yung pagbabago na nangyayari. So, kung hindi pa dumadating itong tao na ito na magbibigay sa'yo ng halaga, na bibigyan ka ng, kumbaga, karapat-dapat na pagmamahal para sa iyo, ay high chance na makikilala mo ito. Especially, kung ikaw ay nagta-travel abroad, ganyan. And I can feel like for some of you with the Page of Wands right here, there's a news or message. So, pwedeng through chat nga itong pagkakakilala na to. And for what I can see, maaaring na bibigyan mo ng chance itong taong to or this relationship with this new person. Why? Because for now, for what I can see here, you're choosing love. And kung itong pagmamahal na ito, parang escape mo ito eh. Parang for you, this is a scapegoat. Or this is a way para makalimutan mo yung mga bagay-bagay sa past mo. Not necessarily panakiputas. It feels like binibigyan mo lang yung sarili mo ng tsansa na magmahal at nang mahalin rin. Dahil for you, with the spend quality time here, for what I can see here, syempre, you need also a partner na tutulungan ka sa mga susunod pang, mga time na dadating sa buhay mo. Okay? So, para sa'yo, hindi pa natatapos ang lahat. So, let's see. Hindi pa natatapos ang lahat when it comes to pag-ibig. Parang ganyan. Okay. We have here the Tower, Queen of Cups. Mm-hmm. We have here Seven of Cups, King of Swords. Four of Cups. Could be dealing with the Cancer, Scorpio, Pisces. Pero yung energy na yun, parang nakukuha ko doon sa new person. Yung sinabi kong sign.
na Cancer, Scorpio, Pisces. Doon ko siya nakukuha sa energy ng new person mo. So, kung ikaw itong may new person, maaaring yun yung zodiac sign ng person na kakonect mo ngayon. Maaari din namang hindi. Maaaring part lang ng, ano niya, ng kanyang natal chart. I only need one card, one more card for you, Leo. What do we have here for Leo? Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Please do like and share. I mean, subscribe, guys, ha. And ma-appreciate ko rin po lahat ng comment. Kung nagre-resonate ba ito sa'yo, itong mga sinasabi ko. Mixed emotion or mixed energy po yung nakukuha ko. Merong, for some of you, umiiyak. For some of you, kinikilig. So, dalawa lang. Okay. With the tower right here, I can feel like, you know, malaking pagbabago naman ito with regards to your person. Why? Kasi I feel the emotion here of this person na parang nagigive up. I don't know. I guess they have this problem with this new person. Parang may problem ako nakikita sa kanila kung may new person involved dito. And with the Seven of Cups, I feel like kung ano man yung ginawa niya sa'yo noon, ay nangyayari ulit ito sa person na kasama niya ngayon. So, kung ito ay may kinalaman sa money, same din ang nagiging problem. Kung may kinalaman sa another person involved, same din ang problem. Kasi yung person mo, you're dealing with someone na, you know, I don't see changes. Sa pagbabago, sa'yo ko nakikita yung malaking pagbabago. Sa person mo, sobrang devastated yung emotion ng person na sinamahan niya ngayon. Kung sino man yung person na sinamahan niya ngayon, na-feel ko na parang for some of you, maaaring malapit-lapit na rin itong breakdown na ito or kung sinasabi, matatapos na rin or mauubos na rin yung pasensya niya. So, there's the tower right here. I can feel like magkakaroon sila ng pwedeng breakup na mangyari. And with the Queen of Cups, I can feel like this is the emotion of your person right now. Sobrang, you know, wanted to surrender na. Kaya nga parang bumabalik siya sa'yo or for some of you, there's this feeling na gusto niyang bumalik and gusto niyang bigyan mo pa siya ng chance. Kumbaga iniisip-isip niya kasi why? Wala na yung isa Do ikaw naman, parang ganon. Ang ginagawa niya ay parang siso kung kanino yung mas mataas dun siya. And yun nga, dahil nagkakaroon ng problema ngayon, it feels like yung option niya is to go to you or magbalik sa'yo dahil with the King of Swords here, I don't think it's possible. For some of you, pwedeng ma-receive mo itong message na ito with your person. And with the Five of Pentacles, I feel like hindi mo napapayagan na makapasok itong taong to sa buhay mo. Especially if you are already dealing with someone. Because for what I can see here, yun ang pinipili mo kung sino yung taong magmamahal sa'yo. Maaaring mapatawad mo itong tao na nakaraan mo. Pero for what I can see here, hanggang kapatawaran lang yun. Dahil nandito ka na nakafocus sa taong magbibigay ng pagmamahal sa'yo. So, let's see. What do we have here for Leo? Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, please. I'm sorry, nagwiggle yung camera. Do we have here for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? Okay, thank you. So we have here, speak the language of love, have faith, and get to know each other. So for what I can feel here, with the learn to meet another's need for love, kung ikaw ay already connected with the person that you are with right now, magtiwala ka lang, okay? Maaring for some of you, natatakot kang magtiwala. Pero it says here, magtiwala ka lang. Kumbaga, kilalanin mo muna siya. Syempre, wag mo muna ibigay ang lahat. Pero for what I can see here, maganda ang sinasabi ng cards with regards to this person. Kasi maaaring tulungan ka niya sa mga bagay na kinakailangan mo. Especially healing, okay? Kung ikaw, syempre, hindi naging maganda
maganda yung nakaraan, I can feel like itong person na to ang magbibigay sa'yo ng kaliwanagan. And for what I can feel here, siya pa nga yung tutulong sa'yo eh, lalo sa financial and dito sa pagbubuhat mo sa iyong family, if you're having troubles with your family, or yun nga, sa mga pangangailangan, whether food, or sa lahat, nakikita ko na malaki ang maitutulong itong person na ito sa'yo. Basta magtiwala ka lang sa sitwasyon na nangyayari sa'yo ngayon. Kumbaga, okay lang sumubok ulit kasi maganda naman ang sinasabi sa'yo pagdating sa, dito sa person na to, with the Queen of Cups right here, naka-focus ka dito sa pagmamahal na ito, at ibibigay naman ito ng tao, ibibigay naman ito ng taong ito, itong bago sa'yo. Okay? So, that's it for now, Leo. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, and ma-appreciate ko po lahat ng comment kung naka-relate kayo. And, thank you for all the love and support na binibigay niyo po. And I love you all. Goodbye!